April 19, 2023 coming to me, because today is me. I'm sorry, today is me, 19, 2023. This is burial before the lost of humans ago, before the Goxy, the gay designer, versus Random Lavador is a blogger in the Philippines, man. Today's crazy is the devastated spoiling a blogger, man, as Random Lavador versus Coco Martin actor Ben Robert Tulpong or own brother and Michael B.S. of comedian artista. So this is very difficult about speaking this, man, as Rendon Lavador. You are man, you are very horrible. I don't believe about views, because views is people followers. People followers is supporting you because you are content in words to act. The people is follow you. True, because our views, our viral or your million views on how to collect and how to motivation, how to manipulate over yourself, to other, to each other, to respect that, to kind, or whatever, no reading, a new mindset, because exactly you already spirit harassing content. So Rendon Lavador, blogger in the Philippines. This is very scary speech, because our influences, people on government or whatever, you follow take something, media is a simple, because media is individuals. It's not a politics issue to individual, is something private. So now, pag ikaw hinuli dito ni Rapid Tulpo Rendon Lavador, kasi hindi you're very scary, baka pa, ikulong ka dito, pabayarahin ka niya ng million. How do you have payment money in your views a collective before until now, because you are never stopped. You know, there's very harassing. And because today is end time in a world war 3, nag-war na ngayon ang buong mundo, kaya yung mga tao ngayon is very, very heal, very Satan, very demonic, is something other fight and believe, because it possesses us. So, yung sinasabi mong Laos, na mga artista, kasi mga artista ngayon, during pandemic, is very TikTok. Wala na silang business. Wala na silang pagkikitaan. Wala nang nanonood ng film. Halos nagbablog na ng tao. Halos nag-TikTok, nag-apps online to online committed scenes. True. Tama yun. Laos na talaga mga artista ngayon dahil sa destroyed world for economy. Kaya wala nang freedom na i-invest ng people about the money, because so hawker something before na hindi pa nangyari to, because today is our technology is changed and they're devastated. So you are speak and this media. I am post now in here, because I am here in the Philippines, and this your country about what happened, because me always affected our Filipinos got into blood to me speech. But it's not my crime, but it's really difficult words and convincing others. So follow me, subscribe, and notification bell in a while. Follow me by Tobias Borinaga and GGR and Donna Borinaga for mobile phone blogger. Meaning, ang ginagamit ko ay mobile phone, hindi yung mga etc. ng laptop or something. Professional camera content to editor. So this is me, 19, 2023. Subscribe and goodbye, bitch motherfucker. Sinong artista dyan ngayon ang willing humarap sa akin? Real talkan tayo, podcast tayo. Gusto nyo maarinig ng totoong podcast? No holds barred? Walang filter? Ano? O, sinong gusto dyan? Sabihin nyo mali ako. Mag-usap tayo dun. O, sinong artista dyan na may bayag humarap sa akin? Podcast tayo. Ano? Tag nyo ako. Para magkaalaman. Ano? Manunod na sambayan ng Pilipinas. Tag nyo ako. Sinong Laos dyan? O gusto nyo sumikat? Dito ka. Real talking kita. Ano? Kasa kasi mga show ninyo. Mga walang kwenta. Mga bulok. Puro script. Hindi raw.
ano, wasakan tayo ng dangal. Ano, sino kahit influencer na. O baka may matalinong influencer din dyan. O, artista, influencer, lahat na magsama-sama na kayo dyan. Ano, podcast tayo. O, real token lang. O, walang filter, wasakan tayo ng dangal. Ano, gusto mo sumikat, laos ka na, di ba? O, tara, punta dito. Papasikatin kita. So, matuto, sige, punta ka rin, okay lang. Wala mo ng personal, ang trabaho lang eh. Email nyo ako. May mga putres na mga taong nagbubunyi at nasisiyahan sa anumang hamon na pinagdadaanan ng isang individual. Etong mga putres na to, nagbubunyi, nasisiyahan, at pagkatapos nabubuhay ng dugo nila. Daldal, sulat, lahat. Bentulfo, dinepensahan si Bitoy. Binigwasan si Rendon Labador. Ipinagtanggol ng veteranong broadcast journalist at komentaristang si Bentulfo ang Kapuso comedian, director at writer na si Michael V o kilala rin sa tawag na Bitoy. Sa social media personality at negosyanteng si Rendon Labador. Kilala naman ng lahat ang kapatid ni Senador Raffy Tulfo na talagang walang habas ang pahayag lalo na kapag alam niyang nasa panig siya ng tama. Ako sa totoo lang, Rendon, matagal-tagal na ako sa media bilang isang journalist. Actually, dati akong DJ. Marami na akong nakaaway at nakakabangga na pasaway na katulad mong makitig ang utak. Gusto lang kitang ipanchimbag eh, pero si Bitag, matapang din ilabas mo yung tapang mo boy. Huwag sa video, humarap ka dito sa Bitag, talagang malilintikan ka. Lahat na lang ng masikat na influencers at media, binabanatan mo, huwag ganun. Ani ni Tulfo, because your brain is small and there sucks. Stop wasting your time and money. Nag-aaksaya ka lang ng laway, sana yung utak mo gamitin mo sa tamang paraan. Hindi puro yabang lang ang dinadaan mo sa kabubuhan mong video. Baka maiputan ka sa mukha mo na may putok sa buho. Sabi pa ng Bitag host, dapat maghulos-dili si Rendon sa kanyang mga pinagsasabi. Sinasabi ko lang, maghinay-hinay ka sa banta mo at binibitaw mo against Michael V. Napakatalinong tao yan at maraming humahanga at nagmamahal sa fans niya tapos gaganyanin at babastisin mo lang sa vlog, eh ikaw kaya ang ganyanin ko. Anong pakiramdam mo dun ha? Alam mo si Michael V, kaibigan ko yan. Maayos siya nagpapaalam sa akin kung gusto niyang gayahin ang programa ko upang gawin ang parody version sa comedy show sitcom niyang hashtag Bubblegang na halos 3 dekada nang namamayagpag sa telebisyon at palagi niyang nababanggit ang Bitag. Ginawa niyang sumbong-sumbong ay bonggang-bonggang-bongbong. Alam mo, gusto mo lang kumita sa video para yumaman ka, kaya lang napakahambog mong tao ka eh. Tao ka nga ba talaga, Harendon? O sadyang yung utak mo may putok sa buho? Kung pwede nga lang ako mismo ang titira sa'yo ng ganyan eh. Banat pa ni Bentulfo. Noong Mayo 2, nag-post si Bentulfo hinggil sa mga pinaggagawa ng ilang pasaway na content creators, lalo na sa nangyaring kidnap prank na muntik nang maging totoo matapos pumalag ang pinaprank na isa palang pulis. Sa ngalan ng views at kita, may kumakain ng dumi ng hayop. May nagpapatuklaw sa ahas, may nagpapahabol sa aso at ngayon, kidnap prank ganrong? Yung ibang sadyang lumilikha ng kanilang mga obra kuno sa ngalan ng sinasabing content daw. May mga vloggers namang disente, edukado, respectable sa kanilang larangan. Mabuti ang impluensyang naipapakita sa publiko. Pero mas dumadami yung mga vloggers na sa sobrang taba ng utak, wala nang pananagutan, parang may mga sapak. Samantala, wala pang tugon, reaksyon o pahayag si Rendon hinggil sa mga belta sa kanya ni Bentulfo. Tapos, syempre, nag-check din ako ng ano, ng mga ganap sa social media natin. Meron na namang isang matanda na talagang ano eh, hindi ko alam kung nagpapapansin ba o hindi ko rin alam ha, kasi yung mga media na yan, the more na pinag-uusapan ako, the more na yung engagement nila tsaka algorithm nila lumalakas. Sabihin nyo rin, sabihin nyo lang kung gusto nyo ng tulong.
Tutulungan ko naman kayo, advocacy ko eh. Ayoko lang, naririndi ako doon sa nagpaparinig eh. Yung hindi direkta. Ano ba yan? Ano, kailangan mo ba ng tulong? Laos na ba kayo? Okay naman ako eh. Sensitive lang kayo. Tumutulong naman ako talaga eh. Sensitive lang yung mga tao. Ayaw nyo lang marinig yung katotohanan kasi nasaktan kayo. Di talaga ako pumapatol sa mga matatanda talaga. Pero, kung bakulit, tsaka lumalabas na dun sa prinsipyong sinusunod ko, pinaniniwalaan ko, standards na sinusunod ko sa sarili ko, eh, mapipilitan akong sumagot. Mapipilitan akong magsalita. At kapag nagsalita ako, sisiguraduhin kong makikinig kayo. Hirap sa mga tao, eh, no? Porket sinabi mo yung katotohanan, eh, akala nila, inaatake sila personal. Intindihin nyo kasing mabuti yung sinasabi ko bago kayo magre-react dyan para hindi kayo napapaghalata ang hindi nakakaintindi. Hindi porket sinabi ko laos na kayo, eh dinidisrespect ko na kayo. Magkaiba yon. Sinasabi ko na yung katotohanan. Baka mag-level up kayo. Wala akong panahon para pansinin kayo. Tinutulungan ko kayo. Baka akala ng mga media na ito, nagpapahype lang ako. Wala akong panahon magpahype sa inyo. Gusto kong baguhin yung mindset ng mga Pilipino. Kaya hindi ako nagbibiro. Huwag niyong bibiruhin. Akala niyo siguro entertainment ang ginagawa ko. Hindi ito entertainment. I would love just to be